Pandesal pa more ang tinapay ng bayan, lalo na ngayong may pandemic na bukod sa ginawang ube, pinalamanan na rin ng hamon, leche flan, Bavarian, at meron pang ulam ngayong pandemya. Selling like hotcakes, este hot pandesal, ang ube cheese pandesal. Kaya ba marami ang nagsunuran at nag-eksperimento kung ano pang masarap ipalaman sa ating classic pandesal? Ang flavor ng pandesal na ito sa panaderya sa Caloocan, nagfi-feeling donut, ube, Bavaria. Pandesal, meron siyang bagong palaman ah, Bavarian. Usually kasi diba nasa mga donut lang to. Dating panadero sa panaderya ng kanyang kapatid, si Mang Pulong. Baker lang din ako dito dati. Since yung may-ari, give up na itong bakery, sinalo ko. Nirentahan ko yung mga gamit niya. Yun nga lang, sa dami ng panaderya sa kanilang barangay, kailangang maging competitive. Nakita ko kay Jessica Soho na may nireveal na ube cheese. Kung kayo merong ube cheese, gagawa ko ng akin. Si ube Bavarian. Ang kanyang ube Bavarian pandesal, patok sa kanilang barangay. Dito sa lugar namin, medyo masikip yung daanan, pero pinupuntahan pa rin nila. May page kami. Doon na nag-ano yung transaction, then pick up. Pandesal na ito, kahit July pa lang, amoy Pasko na. Ang palaman kasi, ang star ng ating Noche Buena, hamon. Ito ang Hamdesal, ideya ni Diane. Sa palaman pa lang, alam mo na pinaghirapan ang ham niluto ng kalahating araw. Yan, mainit na yung ano, chansi. Giniglaze, hiniwa, nilagyan ng keso at saka binalot ng dough. Bake sa loob ng 30 minutes. Ayan! Kakagatin mo na lang. OMG! Delicioso! Homemade hamon talaga ang negosyo ni Diane. Pero tuwing Pasko lang daw ito talagang malakas. Kaya ang hamon para sa kanya, kung paano ito mas tatangkilikin kahit hindi Pasko. 2013, naging solo parent mom po ako. Paano mo siya bubuhayin? Nagka-problema sa company. Last money ko lang ng time na yun is 3,000 pesos. Kasi nung simula nung nitong nag-pandemic, nawalan ako talaga ng work. Eh, meron akong kaibigan. Sabi ko sa kanya, Box, gawa tayo ng hamdesal. Papadala ko sa'yo yung ham. Subukan natin. Mami, masarap. Nasarapan yung anak ko. Ibig sabihin, pwedeng ibenta to. Sarap! Parang iba sa tao, magki-click naman. Simula raw nung i-post ni Diane sa kanyang Facebook ang hamdesal, nagkasunod-sunod na ang orders. Thank you Lord, na parang hindi nyo talaga ako pababayaan. Kung hindi dahil dun sa kaibigan ko, hindi kami magkakaroon ng extra income. Ito naman ang pandesal sa mga mahihilig sa matatamis. Ang palaman kasi nito, leche flan. Flan desal kayo riyan. Una munang ginawa ni Brian ang sarili niyang recipe ng leche flan. Ngayon pwede na po natin siyang ilipat sa ating prepared na llanera. Palamigin na natin sa room temperature saka ilalagay sa ref. Sunod na inihanda ang dough. Pinalamanan ang kada piraso ng leche flan. Ibinake. Pagkahango, pinahiran pa ng caramel syrup. Malutong-lutong po siya. Lutong-luto yung pagkatinapay niya. Element
elementary pa lang daw si Brian nung matutunan niyang gumawa ng leche flan. With the help of my mom, kasi siya po talaga yung naging pinakagabay ko in the kitchen. High school days, nagbebenta na ako ng leche flan, nagbebenta na ako ng mga sushi na ako lang din gumagawa. Para maibahagi ang kanyang recipe, gumawa pa siya ng sarili niyang YouTube channel. Ngayon na pandemic kasi yung mga recipes na naisishare natin, kailangan talaga is madaling magaya and patok. Sa mga kababayan naman nating OFW sa California, USA na namimiss ang pandesal, heto ang para sa inyo. Pandesal na may palamang ulam, menudo, adobo, tuna, manok, meal in one. Para po pantay-pantay ang size ng ating palaman. Pagkatapos po niyan, paalsahin po natin siya ng 2 to 3 hours. At lalagyan po natin siya sa oven for 370 degrees. Masarap magluto. Ang misis ko, kapampangan siya eh. Sabi niya, subukan ko kaya natin lagyan ng palaman ng pandesal. Adobo, yung ang menudo, tuna, pandesal. Number one nga yung chicken pandesal. $1 to $2. Ang tubong Cavite na sina Valerio at Milagros, taong 1979 pa raw sinimulang magbenta sa Amerika ng Pinoy pandesal. Sa ating mga kababayan doon, syempre, pero pati na sa foreigners. Wala na silang time na mag-prepare sa bahay, dadaan na lang sila sa bakery, bibili na lang sila ng mga may palaman na pandesal. Hanggang ang kanilang bake shop lumago at nagkaroon ng 18 branches sa buong Amerika. Big time! Masarap mag-bake talaga ang tatay ko. Kaya napa-asenso niya yung negosyo. Sa Pinoy pandesal, lahat pwedeng ipalaman. Kahit nga wala eh. Ngayon ngang may pandemya, pandesal ang bumubusog at pinagkakakitaan na rin ng marami. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.